ang dahilan bakit tayo nagkakatipon ngayon at sa ilang araw ng ating Kalak Creativity Festival ay sapagkat ibinadiriwang natin ang natatanging gawa o mga likha ng ating mga kamay. We're speaking here of horse arts. We're speaking here of our capacity to create out of something. Very first place is all of this are a celebration of the creative work of God. Ang dakilang gawa ng Diyos na ating pinagpapasalamat at ikinatutuwa. Sa atin ngayon ay mahalaga tayo ay nagpapasalamat. Itong ating Creativity Festival na ito ay dahilan para magpasalamat. Unang-una, magpasalamat sa Diyos. Magandang araw mga malikhaing Kalapeño. Ngayon ay kalawang araw ng ating lunsod-lunsad Kalap Creativity Fair. So today, masasaksihan natin ang patuloy na competition sa ating mural making contest. Gaganapin din natin ang creative entrepreneurship kung saan tuturuan kung paano gawing isang negosyo ang pagiging maging malikhain ng mga Kalapeño. At ang seminar tungkol sa intellectual property upang protektahan ang mga talento, ang mga design, ang mga skills natin dito. I-highlight din natin ang presentation nitong si Mr. Jude Abao, national finalist siya ngayon para sa kanyang solo performance. Nandiyan yung ating fashion design competition kung saan ipapakita ang iba't ibang damit na gawa sa yari sa buri, yari sa shell. At ito ay dito gaganapin at makikita talagang gano'ng kalamahalikain ang mga Kalapeño. Dito po sa naging event po, bilang isang malaking opportunity sa mga small businesses para makilala po sa iba't ibang lugar, malaki po ang naging tulong ng exhibit na ito para may pakilala po yung aming business. Para po sa akin ay maganda po itong event na ito para nakilala at lalo pang dumami ang bibili ng aming products. Kalap Creativity na lungsod-lungsad is malaking tulong talaga para ma-promote yung ginagawa ko na mga crochets para mas mabenta siya. Pasyal po tayo sa Barangay Bulusan. Kita-kita po tayo mga malikhaing Kalapeño.